Yung next topic natin for tonight is about paano, di ba last week ang topic natin is yung five kinds, ay hindi last week, yung previous class natin is paano yung mga person na attract sa isang individual. Di ba sabi ko number one is ano? Number one is authority. If you have power, authority, influence, galing ka sa magandang influential na family, even hindi ka nagsasalita, yung mga tao unconsciously na-attract sa'yo. Kasi people are attracted to value. Pangalawa, if you have money, diba? Even if you don't talk, pag alam nila mayaman ka, family mo mayaman, meron kang unconscious influence sa lahat ng mga tao sa paligid mo. Dahil na pag may reputation ka, which is number three, pag meron kang fame, pag sikat ka, kahit wala kang pera, wala kang authority, yung mga tao, instantly nagugustuhan ka nila. Kaya diba, for example, dumaan niya si Bentong, kahit na hindi naman siya ganun kaganda, nakagagawa po itsura, kahit paano, uy, Bentong, hi, ganun ka lang. And pang-apat is, pag meron kang good looks, kaya diba pag yung mga sales representatives, kung pupunta ka sa mga events, puro mga gandang models ang kinukuha nila, dahil yung mga tao, for example, yung pinag-aaralan ko ng hypnosis, isa sa mga ginagamit for advertisements is sex. Lagi. Dahil yung mga tao, hindi nakakapag-isip pag may nakitang nakaubad na babae, tapos may hawak ng wine, o may smoke, o may car. Uy, ang ganda ng ano. Ganda. Subliminal, pumapasok sa mind nila. Diba? So, yung looks. And lastly, yung personality nga. Even if wala kang money, wala kang fame, wala kang authority, wala kang good looks, but meron kang personality na so good, na so irresistible, and masarap ka kasama, yung mga tao nagugustuhan ka. Diba? Kaya minsan magtataka ka bakit yung isang babaeng ganda-ganda tapos yung boyfriend niya, pangit-pangit. Diba? Yung parang Shrek, pero na-attract pa rin. Dahil nga yung sa personality nun. O kaya meron naman, yeah. Or money, isa yun. Or money. Diba? Ngayon, dito nga sa class natin, sa DDP, we're going beyond sa matuturo natin, for example, sa pick-up, sa seduction, sa sales, sa business. Kasi gusto mo is i-utilize mo every single tool and weapon sa arsenal mo. Magkaroon ka ng money, develop mo yon. Di ko alam paano i-develop yon. Basta sinasabi ko sa inyo, yung authority, yung influence mo, yung fame, yung good looks mo, and yung personality. Okay? Lahat naman tayo fairly good looking dito, so madali na lang yun. Okay? So ngayon, pagpo-focus tayo dun sa topic natin sa personality. Kasi mas madaling talakayan yun eh. Kahit na within 1 week, pwede mo i-transform sarili mo eh. Kasi money, pwede siguro mga 1 year bago ka ma-develop yun. Ngayon, when it comes to personality, isa sa mga way na mga tao na-attract o nagre-raise yung value mo sa harapan nila is through emotion. Okay. Nung pinag-aaralan ko noon hypnosis, ang teaching doon is ang mind daw natin hati sa dalawa, yung left and right brain. Ngayon, yung left brain mo, ayun yung logical side ng persona mo. And yung right side naman, ayun yung emotional side. Ngayon, paano mo siya magagamit as a tool? Kasi, yung logical brain mo, na-experience siya ba yung ganito na, di ba, may business proposal sa inyo, tapos kahit na anong ganda ng pinapakita mga figures, numbers, still, it doesn't feel right. Okay siya, pero ano, hindi ko feel. Ganun. Diba? O kaya, may kausap ka sa person, ang ganda-ganda ng base niya, ang ganda ng sasakyan niya, ang ganda ng background niya, resume niya, ang ganda, kung saan siya nang galing, kung saan siya nag-aral. Pero still, doesn't feel right. Parang something icky. Diba? Parang hindi mo maintindihan. Hindi mo ma-explain, pero alam mo hindi mo siya gusto kasama. Parang ganun. Kasi yung brain natin is nagfa-function siya in a way na na-overpower lagi ng emotion yung logic. Na-overpower lagi ng emotion logic. Kaya kahit na anong ganda ng ano logical explanation mo. Limbawa, may ibigan ako dati, pinakita niya sa akin. Oh, tignan mo, may nag-aya sa akin date. Pinakita sa akin text, nakasunodan, hi, I'm blah, blah, blah. I'm from Canada. I graduated from this college. I have this business and I own this one. This is my network, and if you would like to date me next week, it would be nice, blah blah blah. So talagang ginastify niya lahat ng
Kumbaga, kung papansin mo, ganda ng resume, di ba? Kumbaga, buhay na yung pamilya mo, buhay lahat, dahil ang ganda nga. Pero ayaw niya i-date. Ayaw niya i-date. Sabi ko, ba't ganun? Tapos, sabi ko, kung papansinin mo, ako, kasama mo ako, wala naman ako mga sinasabi, ba't ako kasama mo? Sabi niya nga yung emotion yun. Di ba? Tandaan nyo guys, sa mga tao, the moment na nakuha mo yung emotion nila, yung logical mind nila, nawawala, nababypass. Sa hypnosis, merong 3 steps para isang tao ma-hypnotize. Ba't ka ba sinasabi to? First, get their attention. Second, sinasabi ko to, no? Second, bypass the critical factor or the conscious mind or the thinking mind or the doubting mind. Diba? Thinking, critical, or doubting. Yung mga lang nagda-doubt. Okay? And then, dun mo ipapasok yung gusto mong sabihin, suggestion mo. Ayun yung scientific, ano, pagkaka-breakdown ng hypnosis. Okay? Pero ngayon, paano mo na mababypass yun? Yung critical factor, di ba? Kaya di ba yung mga tao, may kasabihan nga na, ano, mas, ay, ano, nag-give in sila sa emotions nila, tapos saka nilang i-rationalize, di ba? Pagtapos na. Kaya di ba, pag halimbawa, lasing yung isang person, di ba? Nag-give in siya sa naramdaman niya. O kaya pag sobrang enjoy yung isang girl, kahit nahalikan mo, okay lang. Di ba, kahit tawa kami yung boobs, okay lang. Lagi kong ginagawa yun eh. Pag halimbawa, papatawanin ko, ha, ha, ha. Just touch my boob. Ay, ay, kung ano, hindi ko napansin. Okay lang yun, pwede tayo. Pero hindi mo pwede gawin yun kapag yung ano, hindi, walang ano, walang emotional high. Ako, inahanap ko lang lagi. Pag nakakita ko na, ay, pinabay, kulit mo talaga. Pag ginanon na ako, alam ko ng ano, papabayaan niya na gawin kahit ano. Nalala ko nung pakita ko sa ano escalator. Tapos ang ganda-ganda ng kasama ko. Ano siya eh, Ford model siya. So tuwan-tuwa ako noon. Kaso lang hindi ako makapag-chancing. Iisip ako ng, alam mo, parang bata. Parang maka-chancing dito. Kasi pag hinaba ko yung kamay, ginaganon. Ginawa ko, nag-isip ako ng joke. Parang siguro tatlong sunod-sunod na joke, puro knock-knock. Knock-knock-knock. Tapos tumama na siya, tumama. Ba't tumatawa siya na sa escalator kami sa train? Ang kulit-kulit. Oo nga. Sabi ko. Na-shock siya. Sabi ko, ba't may nawa ang host ko? Ay, nawa ko ba? Hindi ko napansin. Naya mo na. Sabi ko. Ang mga tao, kapag na under emotional high sila, hinahayaan na nila kung ano man yung nararamdaman nila. Kaya tingnan niyo, pag halimbawa galit yung mga tao, wala na silang pakialam. Kahit awatin mo, di ba? Di ba pag galit yung tao, kahit awatin mo, wala silang pakialam, sasapakin ka pa nila pag inawat ka nila. Kasi emotions nandun. Pag emotions, may kasabihin nga, nagdidilim yung paningin nila. Pag nagdidilim pa, hindi nila kontrolado. Pag hindi nila kukontrol, doon sila nag-give in. So ngayon, as a person of influence, paano mo siya ma-apply sa interaction? Okay? Kasi isa sa mga ways na kailangan niyo matutunan is kailangan mo matutunan nga na kontrolin yung emotion ng tao. Parang I sound so manipulative, eh, no? Kontrolin yung emotion ng tao. Pero hindi mo naman siya kinokontrol, di ba? Sa research study na ginawa ng mga neuroscientists, meron silang na-discover na tinatawag nilang mirror neurons na na-inbuilt sa system ng mga tao. So, ano itong mirror neurons na to? Itong mirror neurons na to is ginagawa niya ganito. Na-experience niyo na ba yung may kaibigan ka, kasama mo siya ngayon, tapos hindi siya nagsasalita, pero nararamdaman mo, mayroon siyang dinadalang mabigat. Na-experience niyo na yun, na, uy, parang okay ka lang. Oh, okay lang. Parang hindi. Ano ba yung kwento mo? Ba't mo siya nararamdaman? Wala naman siya sinasabi. Sa body language siya, walang clues, pero na-feel mo na may something. Na-experience niyo na yung mga ganon? Yun yung tinatawag na mirror neurons. That's why minsan, kahit di ka magsalita sa mom mo, like, yung mga mom natin mabilis sa ganyan eh. Alam niya na, uy, okay ka lang. Diba? Okay, lalo na yung mga girls, alam nila pag yung boyfriend nila, meron nararamdaman something. Yung, uy, okay ka lang, ganyan. Di ka naman kasali dito. ibig sabihin, ayan yung mirror neurons. Built-in siya. Diba? Kaya, ano, ngayon, paano mo siya gagamitin sa social interaction? Sa NLP, meron silang tinatawag na term na Gopher's Principle. Ay, pamilya ba sa NLP? NLP means Neuro-Linguistic Programming. It's using your words, language to reprogram the neurons of the mind.
So, advance. Ngayon, paano mo siya gagamit sa interaction mo? Simple lang. Kung gusto mo na yung kausap mo ma-relax, dapat ikaw, relax ka lang din. Diba? Kaya di ba pag may mga kausap ka na mga friends mo na cool lang sila, na kahit na may mahulog dyan na bombilya, mabasag, they don't really care. Kaya that's why pag may mga friends kang confidence sa sarili nila, ibig sabihin, may mga friends ako dati na sobrang confidence sa sarili nila dahil nagma-martial arts sila, na kahit anong trouble, kaya ko yan. Diba? Ako rin, I feel so secure dahil ganoon yung ano nila, yung energy or mirror neuron sa lumalabas sa kanila. Yung vibe. Even if they don't say na, oh, secured ka sa akin. Alam mo na secured ka. Katabi siya. Nagagets nyo? Kaya di ba nag-gravitate tayo sa mga alpha male sa group dahil they exude this confidence na parang security na ikaw, eh, parang sarap dito ah. Diba? And then, may mga kasama ka naman na kinakabahan ka lagi pag kasama sila. Parang anytime may babaril sa inyo. Parang, di ba? Dahil nga sila, nag-exude yung mirror neurons, nararamdaman mo rin. So, ibig sabihin, how would you use it sa social dynamics, sa interaction? Ako, madalas ko na-encounter, marami ako mga friends na girls na, ano sila yung parang, ano, stress, emotional, yung mga girls kasi emotional eh. So, ginagawa ko lang, pagkasama sila, relax lang ako. Tapos, I see to it na nakikwento ako ng mga bagay na relaxing. 4 years ago, naalala ko noon, meron akong niligawan na girl. Tapos, kachat ko siya noon. Tapos, bigla siyang, ano, tinawagan niya ako. Sabi, Marco, may problema ako. Oh, anong problema mo? Eh, kasi, blah, blah, blah. Kukwento siya. Ah, okay. So, gagamitin ko ay natutunan. Binabasa ko pa yung, okay, sabi ko. Naalala mo ba yung time na high school ka? Yung sobrang saya-saya mo noon dahil parang wala kang problema? Ah, oo, sabi niya. Oh, saya-saya ko noon. Ano ginagawa mo noon? Tapos kinento niya sa akin ng kinento. Kinento niya ang kinento. Lahat ng mga kalokohan nila noong high school. Kung para siya nagkukulta mga friends niya. Until nakalimutan na yung problem niya. Nabura na. Dahil nga yung base sa naramdaman ko and sinasabi ko, kinento ko sa kanya and siya rin naramdaman niya. So kayo, ganun din. Paglimbawa, yung kausap mo, gusto mo siya ma-relax, see to it na relax ka lang din. And yung words na ginagamit mo, relaxing. And yung boses mo, relaxing din. Diba? Kung kausap mo, gusto mo siya ma-excite. Dapat dynamic din pag sasalita mo yung body language. Gusto mo talaga, nakaka-excite talaga. Gusto mo puntahan sa lugar na yun dahil alam ko marami mas sa'yo itong anong gagawin. Parang dami din ang kausap mo yun. Diba? Nalala ko si Tampisaw. Paborito niya to. Kasi meron, natutunan niya to. Sabi niya, pwede po tumili sa girls. Eh, marami siya mga friends na girls, diba? Ginawa niya sa amin. Alam mo na, alam na parang tayo sobrang ina pa kung sa crush ko. Tapos kinikilig ako araw-araw. Ang kapil na feel niya. Tapos yung girl din kinikilig. Tapos ang tingnan, sabi niya, alam mo, naralangwan, please kami. Talaga, party na ako mga doon. Pili ko na kwento. Tapos bigla na yung kausap niya, lagi natawa natin kinisa. Kasi nga yung pag nakaramdaman ka ng kakiligan din.